Tuloy. That have been found inside the vault, as well as assorted documents, passports, mga susi na hopefully mga susi sana sila ng vaults, ano, pero titingnan pa natin kung kung anong susi sila. At nandito. Baka naman yan susi po, madam, susi po sa ano, dun sa doorknob na diamond ni Kibuloy. Baka yan po yung mga susi dun sa doorknob na diamond ni Kibuloy. Ano, ay malamang sa alamang natagpuan na. Baka nasa loob nung pintuan na may doorknob na diamond si Kibuloy. Nasaan daw po ba yung ano, doorknob? Mga kababayan? Nasa langit. Baka nandun na si Kibuloy. Mga kababayan. Nauna pa. Ang mga officials ngayon trying to break open the 6th vault among the 27 vaults in total. So, nandito kami nga sa left side portion of the Pogo Baofu compound dito sa barangay Anupul, Tarlac, kung saan ni-raid ito ng mga authorities over alleged human trafficking and serious illegal detention. At so far, ayun, may nabanggit na ginagamit daw yan para doon sa mga illegal detention. At may mga tunnels daw dito na nakita, or secret passageways, ano, na nakakonekta sa tatlong villa structures gaya nito. Nandito din yung swimming pool. May mga tunnels na connected doon sa mga villas. No? Ibang klase itong Pogo na ito. Mga kababayan, mabuti't mabuti po na-discover. No? Siguro akala nila forever na tayong nandito. Eh, iba na po ang administrasyon ngayon, mga kababayan. 'Di ba? Iba na po ang administrasyon ngayon, mga bossing. Talagang isasakote yung mga ganitong mga gawain. Mayroon daw pong VIP room, which is actually nakita ko 'yun sa video. May mga VIP rooms, talaga may mga kama. VIP rooms ba 'yon, o yung mga tinutulugan ng mga ano, ng mga employee. Pero halos VIP room talaga, mga kababayan, oh, may mga tunnel pa. Sabi natin, talagang madami siguro talagang aktibidades na masama dito sa loob ng compound na ito. May bunker pa. Siguro iniisip nila magdidigmaan. So at least kapag nagdigmaan, eh nandun tayo sa ilalim ng bunker. May torture room. O yun, tama. May nakita tayong isang alley doon na mahaba, yung parang daanan, tapos meron pang mga pusas po, mga bossing. Biruin mo yun, mga kababayan. Siguro, nako naman, kung ganyan po yung mga galawan, mali po na naipatayo ito. Hindi na imbestigahan o hindi na check kung ano talaga ang gawain nila bago ipatayo ito o bago payagan na mailagay ito sa Pilipinas. Sabi ni Edel, Toto Balduesa, that Pogo is especially designed for illegal business, huh? Eh, ganun na nga po. No? JC Moss, Mega Love, shout out. Ayan. Para ano? Baka nandyan din nagtago si Jubuloy. Sa tunnel. Oh, ayan. Karina Mochizuki. Grabe. Grabe, no? Nagbayad bayan ng tax sa gobyerno. Bakit ngayon lang nalaman yan? Bago po ang presidente. Siguro matagal din po nilang sinubaybayan bago po sila sumalakay. No? Kailangan talagang manmanan po, eh. Hindi po basta-basta, silipin lang natin ng 2 linggo, 3 linggo. Matindi pong ano, surveillance ang ginawa dito, mga kababayan, bago sila pumasok. Eh, sa Pilipinas pa naman, kapag ka nagkamali ka, nako. Tapos hindi pala totoo yung paratang mo, may kalalagyan ka, eh. O, tuloy natin. Which is a Olympic-sized swimming pool. Ipakita ko sa inyo yung swimming pool.
Biruin nyo mga kababayan, may VIP, merong torture room, merong mga tunnel, merong mga bunker. Sabi nga, parang may nabasa ako doon sa comment section nung isa, yung tunnel daw eh, konektado. Doon sa ano, sa tawag dito, konektado doon sa Banban Municipal Hall. Nabasa ko lang po doon sa comment section eh. Alam niyo naman po mga kababayan. Basta comment section, kahit ano lang ang i-type dyan eh, mga bossing eh, di ba? Mm. Pwedeng totoo, pwedeng hindi, di ba? Dahil dito sa bandang area nito ng pool, makikita ninyo kung anong itsura ng kabilang side ng structures ng villa. Sabi ni Ronaldo, kabansag, pang 783 ako, Mark. Ayan. Laki, laki, Ma'am Chris Rose. Talagang ano, buong compound. Mini BGC nga po ang tawag eh, no? Sabi ni Ma'am Criselda, Salvador, nakapag-work dyan, friend ko. Umalis na siya dyan dahil illegal daw yan. Biro ninyo, 50K sahod. Wow! At nakikita daw niya, mga general. Wow! At malaking tao. Nang ha-hacker sila ng milyones, aba. Kaya wala na siya dyan dahil illegal. Grabe, ano? Yung mga pinaggagagawa dito sa building na ito, mga kababayan. Kaya talagang, nako, napahinto. Buti na lang po, no? Buti na lang po at merong bagong administrasyon. Ayan, mga kababayan. Kung nananatili, ay, ayoko na lang magsalita. Di kaya connected ang mga Duterte dyan sa mayor na yan? Imagine, pro-Chinese ang lolo ninyo. Sir, bagong Pilipinas, hindi namin maisip-isip yun eh. Pero, yun na nga, yun na nga yung na tumatakbo sa aming isipan. Diba? Yun ang din ang tumatakbo sa aming isipan. Hindi natin alam kung ano ba talaga. Pero, etong pogo na ito, ang alam lang natin, 2016 nagsimula. Yun po eh, pagsisimula din po nung termino ni dating Pangulong Duterte. Pero hindi natin sinasabi na si dating Pangulo, eh, konektado dito. Tumatakbo lang sa isip natin. Ano? Naiisip-isip lang natin. Okay? Sabi ni Ma'am Tina DB, Tina V, like, share, and subscribe po tayo. Salamat. Ay, salamat din, Tina. Kanino ba yung pang 827 like? Salamat po sa inyo. Ano? Ituloy na natin ito, oh. So, ito ang swimming pool area ng isang villa Olympic side compound dito sa Baofu. Ayan. So, since nasa left side... Grabe, nakita nyo yung, ano, yung swimming pool, mga kababayan. Ang laki, Olympic size po talaga. Dinaig yung mga swimming pool sa Las Vegas. Di ba, Ma'am Heart Aglos? Pang 800 siyang nag-like. Oh. Laki eh. Side tayo. Sa kabilang side, or to my right, is the, or are the barracks, kung nasaan yung mga scamming activities na nakita natin nung nakaraan. Oh! Legit pala talaga na may mga pang-scam na nangyayari dyan sa loob ng Baofu compound ba? Tama? Pogo compound, ang tawag? Ano ba tawag dyan? Jason Sevilla. 824 like. At on that area, yun ang, ito naman ang administrative building kung nasan yung vaults 1, 2, and 3, and 4. Ayan. That building. And then on the other side, that building. Ma'am, ano po yan? Ano yung dyan sa building na yun? Building, yun ay ang Pogo offices. Oh, office. So, napakalaki ng compound na ito. It's 10 hectares in total with 36 structures including the barracks, the villas, and the buildings. Tapos meron din niya parang mall daw according to... Kompleto rekado. Siguro pagka nanalo or whatever kung ano, may mga mall na pagbibilan. Eh, baka may mga Louis Vuitton pa dyan. Kap ninyo, ano sa tingin mo? May mga Louis Vuitton dito sa loob?
Ano eh, mapapadalas dyan si Kap Ninyo kapag ka merong lakos na ano dyan, na brand sa loob niyang mall na yan. Mahilig si Kap Ninyo sa lakos eh, no? Diba? Brand ni Kap Ninyo yan, lakos. Hindi mo mapagsusuot si Kap Ninyo ng mga pang-divisorya na damit. Lakos yan si Kap Ninyo, diba Kap? Oh, shout out sa'yo.